Pati ka mo. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Busilak ba talaga yung puso mo? Ni hindi mo bigyan si Annika ng true love's kiss? Michael, walang kasalanan si Jerome. Wala nga ba? Eh wala naman siya ginawa para matulungan si Annika. Hindi ba papagkukulang yun? Jerome, alam ko may pagkakamali na ginawa sa'yo si Annika dati. Pero mahirap bang itindihin yun? Ginawa lang ni Annika yun para sa pagmamalasakit niya sa kumpanya at sa pamilya. At ikaw, hindi ka naman napahamak. Eh si Annika, nasan siya ngayon? Mas nasa panganib ang buhay niya kesa sa'yo dati. Kasalanan mo kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Michael, tama na. Jerome, pasensya na ha, pero umalis ka na muna. Sir Michael, walang galang na po. Alam ko, magkaiba po tayo ng pinanggagalingan. Sa tingin ko, kahit ano pong sabihin ko ngayon, posibleng hindi po tayo magkaintindihan. Pero kung titignan niyo po sana ng mabuti, malaki rin po yung parte niyo kung bakit nagkaganyan si Annika. Dahil ganyan niyo siya pinalaki. Kaya hindi na po sana kailangan magpasahan tayo ng sisi. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po lahat na makakaya ko para ituloy ang paghahanap kay Annika. Kuya, si Alex, maawa ka naman o. Wala ako. Alex, pasensya na. Wala si Kuya. Ano ba yung Martin na yan? Laging wala eh, nandiyan naman. Sino kaya yung Alex na yun? Babae o lalaki? Bakit pinagtataguan ni Martin? Eh kung babae, baka niloko niya. Kung lalaki, baka pinagkakautangan niya. No, hindi pwede maging estapador o kaya playboy si Martin. Hindi po pwede yun. Sana naman, none of the above. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Eh kasi ang tinuro lang sa akin ng daddy ko, yung criteria ng perfect guy. Nakalimutan niya ituro sa akin kung paano makahanap ng busilak ang puso na lalaki. Well, hindi naman kasi na ituturo yun, Annika. Froggy, hindi pwede maging estapador o playboy si Martin. Kailangan busilak yung puso niya. Siya na lang yung tanging kong pag-asa para makalabas sa painting na to. Sila mom at daddy nag-aalala na yun. Kawawa naman sila.